Hello guys, magandang hapon. Welcome back po dito sa ating channel, CE Farming. At bago tayo magsimula guys, huwag niyo pong kalimutan guys ang pag-like at pag-subscribe po dito po sa ating channel, CE Farming. At ayan guys, dito po tayo sa ating talungan na 9 na buwan na po yung edad po ng ating pong mga tanim na talong dito sa Sitio Suring, Barangay Pangobilyan. At ito guys, tuloy-tuloy pa rin po yung kanila pong pagbigay po ng bunga. Siyempre, yung bunga nila ay malalaki pa rin. Ito nga guys, oh. Makita nyo guys, nakabitin, marami pa rin pong bunga dito sa taas. Ayan. Ano po ba yung ginagawa namin dito guys para po magtuloy-tuloy po ang kanila pong pagbunga? Tuloy-tuloy po yung kanila pong paglaki na hanggang maabot po sila ng 9 na buwan na ganito pa rin, marami pa rin magbigay ng bunga. Yun po guys ang ginagawa po namin dito guys. Lagi po kaming naglilinis po dito sa atin pong gulayan. Katulad nga po dito guys, mapansin nyo sa likod ko yan, pinadamuhan po natin ngayon bago po tayo magbigay po ng abono para sa kanila. At ang ginagawa natin guys ay bawat 2 linggo po ay nagbibigay po tayo ng abono para sa kanila. Ang abono po na ginagamit natin ay ang 14-14 at ang urea. Ito guys yung atin pong abono na ginagamit para po sa kanila. At ang mix natin guys para sa kanila ay 1:1, or yung isang sakong urea, isang sako rin pong 14-14. Yan po yung atin pong ginamit po dito para po sa pagbigay po ng abono dito po sa atin pong mga talong. At yan guys, ang ginagawa rin po natin ay habang nagkakaedad sila guys ay dinadagdagan po natin yung dami po ng abono dito sa kanila para po yung kanila pong makuhang pataba ay mas marami, or yung hindi sila mabibitin doon po sa pagsipsip nila dito sa taba. At ito nga guys, mapansin nyo yan, mamaya guys ipapakita ko sa inyo yung paano kami mag-abono, saan natin nilalagay po yung abono. At syempre guys, tuloy-tuloy pa rin po sa pagbigay po ng foliar po para po sa kanila. At yun nga po yung magandang paraan po, ano, para po magbigay po sila ng mas maraming bulaklak. At syempre yung mga insecticide, fungicide, yan po ginagamit natin dito para po manatili po silang laging malusog at healthy po sila, kaya magbibigay po sila ng maraming bunga. Yun nga po guys, katulad nga po nito, sabi ko sa abono na dati po ay ganito lang yan. Okay guys, pakita ko, medyo masilaw. Yan guys, dati nakikimkim ganyan ko pa guys yung abono nung sila po ay mga edad po ng mga 3 buwan, 4 na buwan, mga ganyan pa. Nung sila po ay nag-edad na po ng mga 6 na buwan hanggang 7, medyo yan po, medyo makapal na po yung abono na ating pong ilagay. At ngayon po na 9 na buwan na po siya, yan po, marami na po talaga yung ating nilalagay po sa kanila. At yun nga, paglagay natin, ikakalat natin yan sa may bandang puno niya para po mas makakain po yung kanila pong mga ugat, or makakasipsip, ayan, makakasipsip po ng taba. At ayan guys, yung maintain po namin sa pag linis po doon sa may puno niya, pagtanggal po ng mga suhi na maliliit po, ano, yan, tinatanggal po natin yan, pinupruning natin yan para po lagi pong malinis po yung ating pong talungan. At ayan guys, yan nga, sa sunod na araw guys, ipapakita rin namin yung paano kami magbawas dito sa ating mga suhi, kasi may mga suhi na naman siya. Kailangan po natin guys na tanggalin na naman yung mga maliliit para po dito lang po sa taas po yung yan, dito po sa taas po yung kanila pong pagsuhi, o tuloy-tuloy po yung kanila pong pag-akyat po sa taas para
mas yung mga bunga natin mas maganda po yung magiging result, kasi hindi po sila yung naging baluktot, sobrang baluktot o ganun po yung ginagawa natin guys dito sa ating pong talungan. At and guys, samahan niyo ako guys, pakita ko sa inyo guys kung paano tayo mag abono dito po sa ating talungan. Tara guys, ganito guys, pag apply po natin ang abono po ngayon sa may edad na pong 9 na buwan, yan guys, halos puno na yung ating pong kamay or ganyan guys. Gagawin natin guys dito sa may puno nya, bandang tapat ng puno, dahil dito na po yan guys yung mga ugat nya. Ito na po ang gagawin natin guys, kakalat natin yan dyan guys. Yan. At kabilaan yan guys, yan po kabilaan yan sa paglagay ng abono, para po yung kanila pong mga ugat ay marami pong masipsip po na taba yan, at para po magtuloy-tuloy po yung kanila pong pagbibigay po ng bunga dito po sa ating pong mga talong. Tingnan nyo guys kung gano'ng kataas guys yung ating pong talong, pero hindi po siya medyo madilim, yan. Hindi po siya nagtigil po sa pagbigay po ng bunga, dahil yun po ang ginagawa natin guys sa pagbibigay po sa kanya ng pataba. At saka siyempre guys, yung tamang paglinis din po ng ating pong mga talong dito sa kanyang paligid. Yan, para po mag-maintain po yung hangin na magdiretso po sa ilalim, yung hindi po siya nakukulob sa init yung atin pong mga talong. Mas maganda kasi guys na nakakapag-circulate po yung mga hangin. Yung hangin. Bakit mga andami ba? Andami. Yan. Yung hangin. Hangin guys. Mag-circulate po dito sa atin pong mga tanim na talong. Kaya lagi po tayong nagpapalinis po dito sa area natin. Okay. And guys, ganun lang po yung atin pong ginagawa po dito po sa atin pong mga tanim na talong. Kung bakit po sa loob po ng 9 na buwan ay tuloy-tuloy pa rin po siyang nagbigay po ng bunga. At malalaki pa rin, makikinis, maganda pa rin po yung kanya pong binibigay po na bunga. Ganun lang po yung ginagawa natin guys, yung abono. Lagi pong dinadagdagan. Ayan, nabulol na naman ako. Ayan, dinadagdagan. At saka siyempre yun pong schedule po ng kanya pong pag-aabono, kasi kailangan talaga yun guys. Kasi habang nagbubunga po yung talong, marami pong bunga, marami pong taba po ang kanya pong kailangan, na para po mas makapagbigay siya ng magagandang bunga o yung quality ng bunga po dito po sa atin pong mga talong. Kaya ayan guys, kita-kits lang po tayo ulit guys. Sa susunod guys na pagbalik po natin, ipapakita po natin guys kung paano po ba guys tumaas yung atin pong talong na sobra pa sa atin o sumobra pa dito sa balag natin. Kung ano po yung ginawa namin na itong paraan kung bakit nga po yung talong natin ay sobrang taas. Ayan guys, abangan nyo po yan. Ayan guys, sa muli guys, kita-kits lang tayo ulit. Huwag nyo pong kalimutan guys ang pag-like, pag-subscribe dito po sa ating channel po, CE Farming. God bless guys!